Ako na una nagadok sa repolyo. A hot and pork. Tapos rice. Hello. Baby, I love you. I love you. I love you. I have found the... Hi mga Charmings! Welcome to another mukbang video. For today's mukbang, sobrang excited kami ni Jowa. Dahil hindi kami makapunta ng Mall of Asia para makapag-yabu. Alam niyo ba yung yabu? House of, ano siya? House of Katsu. So, sobrang sikat sila sa mga katsu-katsu. Noong birthday ni Jowa, dun kami kumain, ganyan. And birthday sobrang sarap na mga katsu doon. Oo, chicken katsu, tsaka pork katsu. Sobrang the best talaga. And tinry namin gawin dito sa bahay yung kanilang, kumbaga parang homestyle yabu. Parang ganon. So, meron tayong kompleto kami, guys. Wala lang kami yung sesame, hindi kami nakabili. So, we have miso soup, tonkatsu sauce, layo sauce, oh my god, my favorite. And then, we have repolyo, of course, yung cabbage nila. And we have their, parang Jowa, hindi nakita yung ano mo, repolyo dyan. Hindi, urong naman natin pagkano na. Ano. So, meron tayo ditong dressing. Para sa repolyo, sobrang favorite ni Jowa yan. Kaya niya ubusin yan. And meron tayo ditong pork katsu and then chicken katsu. Actually, guys, itong mga ito is ready-made na namin itong binili. Pinirito na lang namin. Mga frozen product yan. Sige, kain na tayo. Maglagay ka na dyan sa iyong ano, ng dressing. Konti lang muna ako. Yes. So, yung layo sauce, guys, yung ginagawa ko dyan, isinahalo ko siya sa rice ko. Kasi ang mahal guys ng layo sauce sa yabu, nasa 50 pesos ba yun, 35. Ano yun eh, talaga nilalagay talaga sa ano nila? Sa rice. And itong layo sauce guys, ang ginawa ko dito is, ay, tumapon. Ayun na tumapon. Anong lasa? So ang ginagawa talaga nila dito guys, is nilalagay sa rice. So, simulan na natin ang pagkain, guys. Tikman na natin. Ako na una nagadok sa repolyo. A hot and pork. Tapos rice. Hala! Nasaan layo sauce na? Lagi ko sa kanin mo. Konti lang. Pag ako, ganito, umorder siya ng ano, dalawa. Tapos ako, yung tira-tira na lang. Mas gusto ko yung ganun eh, pero konti lang. Iyon ko na mag-tinidor, guys. Ano ang sarap niya? Only ano kasi dun eh. Only rice. Only cabbage. Tsaka only na pati miso soup. Only fruits din sila. Ang sarap din yung katsu sauce. Ano? Hop. Alam niyo guys, to, itong pork, bibigo lang to ha. Tapos Japanese rice ang ginamit namin para talagang feel masarap na feel namin. Sarap. In fairness, okay yung bibigo na pork. Ito, itong pork katsu nila, yung walang cheese. Okay siya sa akin. Tapos yung katsu sauce guys, ginawa ko lang yan. Tomato ketchup, premium soy sauce, sugar, tsaka oyster. Wala kasi kung Worcestershire sauce. Dapat Worcestershire. Pero pwede na siya. Lasa na siyang katsu sauce. Nandun. Kala ko nasa yabu. Patilog naman ang salad mo. Kalakan ko na lang dito. Pwede ko may lagi dito, diba? Gusto mo mag-ano? Hindi, okay na ako. Ito yung sauce. Hindi nyo si Jowa, sobrang konti niya mag-sauce. Oo. Oh, ayoko masyadong parang nagsasabaw na. Ako gusto ko naman yung ganyan, yung maraming-maraming sauce. Sarap na rice? Yes. Ika nung rice? Sa ano? 55 pesos. Isang kilo? Mm-mm. Pwede na. Ang hirap pala ng tinigur natin. Eh. Sarap.
Lasang yabut talaga, pero joga. Sarap. Nasa magkano ba doon? 900 isang tao? Nasa 800. Pag yung premium pork katsu binili mo, yung koruba, korubuta ba yun? Pag yung in-order nyo na tempura, nasa 1-2, no? 600. Ah, mas mahal lang. Dalawa. Mas masarap, mas mahal yung isang pork nila. Oo. Kasi yung premium pork nila. Yung lagi natin yung order. Medyo ano nga lang siya, guys. Medyo pricey, pero yun lang maganda sa kanila. Only rice, only miso soup, only cabbage. Enjoy naman to. Ha? Ayun, chika naman guys, bounty fresh. Tikman natin. Dito pala nag-chopstick tayo na talagang parang nasa yabo talaga. Pero medyo mahirap. Ako guys, pag saya po kumakain, bihira ako mag-chopstick. Kasi nga, dahil naglalagay ako ng lalo sauce, yung kanin ko, hindi na siya dikit-dikit. Ang sarap nito. Ang sarap itong mukbang na ito. Ang masarap din yung chicken. Try mo, tapos itong katsu sauce na ginawa ko. Hindi nakarecord. Joke! Nagulat ako. Hirap nga. Hirap ng itong tinidar. Kaya kang chopstick. Hindi na. Ituraan ko na lang din. Oo nga. Si Joa parang portfolio lang kinakain. Hindi kumakain ng meeting. Hindi kumakain ng kami. Pag nasa Yabo kami, alam niyo ba nakaka-apat na refill yan ng ganyan. Tapos parang apat na miso soup din. Ang laking factor pag masarap na yung ulam tapos ang sarap pa ng kanin. Ang laking ano talaga. Guys, alam niyo mas nagustuhan ko tong sauce na to kaysa yung tonkatsu sauce talaga. Kasi yung tonkatsu sauce, di ba parang sobrang tapang. Ito parang lighter version siya. Tsaka, pero doon, binudurog yung ano eh. Sesame seed. Para merong aroma ng sesame seed. Pero kung hindi ka masyado mahilig sa sesame seed, kahit hindi mo nalagyan. Pero yun talaga yung proper way ng paggawa ng sauce. Sabay pa? Sa yabo. Manipog. Oh, doyo! Napapala ako? Tikman mo rin yung chicken. Okay din yung chicken. Mas muro pa pala sa bahay mag-yabo. Actually, mahal din. Ito, yung chicken, yung layo sauce. Pero guys, pag sa Yabo kayo kumain, yung layo sauce nila, 50 pesos 35. Alam ko na sa ganun eh. Basta sa ganun guys, sa sobrang konti lang niya. As in, mas konti pa dito. Yung ganun platito lang talaga yung binibigay nila. Tapos, ganun lang pala siya. Alam niyo nabibiling otogi na hot oil? Hot oil ang tawag dun guys. Tapos alagyan nyo lang siya ng crispy garlic and chili. Di ba may mga nabibili ng ready-made? Huwag yung mantika nung pinagkuluan ng garlic mismo tsaka ng chili yung gamitin nyo kasi masyadong maglalas ang garlic at chili. Maganda yung hot oil ng otogi or kahit anong brand na sa Korean store. Tapos alisin nyo yung oil ng pinaka-garlic and chili na binili nyo. Doon yung ilagay. As in magiging lasang layo sauce siya. Legit guys, kapares na kapares yung lasa nung sa layo sauce ng Yabo. Pero syempre yung mga pork namin hindi. Malayo. Malayong malayo sa katotohanan. Pero guys, pag sinausaw mo na siya, tinirag mo sa rice, dumigay pa ako. Excuse me. Tapos Japanese rice? Parang ganun na ganun yung feel. Yep. Mm.
Pero doon guys, pa nag-dine-in kami, ako hindi ko talaga naubos yung pork kasi sobrang laki. Parang ganito rin kalaki yun eh, no? Ganito kalaki rin halos guys, hindi ko kayang ubusin talaga. Parang kalahati lang yung kaya kong kainin. Maganda nga lang yung pagkakat nila ng ano doon. Ako lang kasi nag-griwa ng repolyo kaya may malalaki, may durog. Tignan mo siya yan. May kutsara mo. Kasi yung sauce, wala naman sauce to. Meron? Hmm? Ano sila? Ako gusto marami. Yun nga eh. Opposite kami ni Joey. Siya dito ako gusto. Yung pino. Yan. Oh. Para mauli natin ng ano, pipitin, tapolyo. Ito may susu, sa ano lang to, sa Shopee. Shopee. Bakit namin siya sa madressing natin? 11 pesos ba to? 11, isa. Ito, dalawa yung nilagay ko. Guys, kung gusto niyo yung sauce ng Yabu, yun nilagay nila sa repolyo nila. Ito, ito lang yun. As in itong roasted sesame na QP. As in ito talaga guys. Legit na ito talaga. Siguro, seris, gumagawa sila ng sarili nila. Ano syempre, mahal pag bumili sila ng ganito, di ba? Na ready-made na. Pero same na same na same yung lasa. Ang sarap niyang ano na yan, dressing na yan. Sarap. Gusto mo. Tinry mo na rin chicken? Hmm. Mas gusto kong pork. Hmm. Ikaw chicken, kaya na? Kahit ano naman. Ano lasa? Sarap. Pero hindi ganun katapang yung pagkamiso. Pagkamiso. Tsaka yung amoy. Tsaka hindi siya masyadong... Pero may amoy mo siya. Hindi lang siya ganun ka... Parang creamy. Pero miso. Miso soup. 11 pesos guys. Pwede na siya. Worth it na siya for 11 pesos. Oh my god. Para kami nasa Yabo talaga. Kung gusto niyo pong magpa-deliver sa amin, just call. Ang parang nawawala lang sa kanya yung pagka parang creamy. Tsaka yung tofu. Ang tofu. Garas yung tofu. Pero siyempre, pero yung gulay na kasama talaga nandun. Pero don't expect naman siyempre 11 pesos lang. Pero pwede na. Parang na akong kanin si Jawa, sobrang dami yung pagkain. Bibigyan ata. Kalate. Sarap. Ay, may sugar pa pala itong ano guys, sauce. Ang ginawa ko guys, tansya-tansya lang talaga. Tomato ketchup. As in yung Heinz sa tomato ketchup. Konting oyster sauce. Parang ano to guys, 3 tablespoon na tomato ketchup, 1 tablespoon na oyster sauce, 3 tablespoon na premium soy sauce, tapos 1 teaspoon ng normal na soy sauce. Tapos mga 4 teaspoon ng sugar. Tapos mix-mix lang. Masarap yung sauce yun, no? Mm-hmm. Masarap. Ayaw mo na? Ayaw ko na. Yung tanong ni Joe, ayaw mo na? Yung tanong niya, hindi gusto mo ba? Ayaw mo na?
Grabe, ang bigat sa sunong Japanese rice. Pero ano siya, no? Yung bite niya, hindi naman siya hilaw. Pero dikit-dikit siya. Mm. Hindi siya malagkit. Hindi siya overcooked. May minsan nga may makakagat ka pa na siya parang hilaw. Pero dikit-dikit. Maganda talaga yung rice. Nung nakaraan, nagsayang ako ng Japanese rice, guys. Nasayang kasi nalugaw ako talaga. Ang hirap tansyahin. Magluto na lang, hindi na mo sayang. Ang itsura kasi nung rice, parang pag tinignan mo, kaya mo hilaw pa? Kaya mo hilaw pa. Ang tendency, dagdag ka ng dagdag ng tubig. Tulog na ako, ikaw. Ang technique doon, pagkakulo, hinaan mo, dagdag ka ng tubig pag kulang pa, tapos takpan mo. Ako tinatakpan ko yung butas at saka yung paligid. Okay guys, legit na Japanese rice to. Ang sarap niya. 55 pesos per kilo siya sa Shopee. Try kong ilagay guys yung link sa description ha, kung naghanap kayo na legit na Japanese rice. Ito kasi maganda gamitin sa baked sushi, sa mga gantong food, pag mag-curdy kayo. Mapapansin niyo yung butil, iba. Iba yung butil niya. Maliliit na bilog. Small grain. Painit ko itong chicken. Mm. Pag-alusin ako. Sarap to, no? Kaya medyo mahal. Mm-hmm. Siguro kung mga chef naman talaga na nagtanong talaga sa Japan, alam gawin to nang galing sa mga raw ingredients. Mm-hmm, kasi pag ganito, mapapamahal ka talaga. Sarap. Init. Sakit nga ako guys. Ako halos ang gusto ng chicken. Alam niyo, magandang gantong idea. Kung gusto niyo mag-date, tapos hindi kayo makapag-dine-in sa labas na yun, sa bahay niyo lang kayo mag-date, no? Hmm. Yung gantong madaling i-prepare, okay siya guys, para kang nasa restaurant. Yung pasok pa sa banga ang budget. Messy nga lang to. Yung repolyo. Messy. Meron kainin. Hmm. Busog na ako guys. Ang Japanese rice talaga guys, sobrang bigat na sa chan. As in, mabigat talaga sa chan ng Japanese rice. Mabubusog ka talaga agad sa Japanese rice. And yung sinando ko sa amin ni Joa, parang almost 2 cups ata to, o 1 and a half. Siksik eh. Siniksik ko talaga eh, kasi alam kong mapadami kami ng kain. Ang grabe, sobrang ang sarap guys, no joke. Kung gusto nyo itry ito guys, bili lang kayo ng mga ganito, o yung mga Bounty Fresh na katsu na, o yung ganito na bibigo na katsu. Tapos, gawa lang kayo ng sauce nyo, ng dayo sauce, nung, ano to? Yung cabbage salad. Para ka na nag-dine-in. And mas mura pa kasi mas marami ka masuservan na tao. Kasi, syempre, ito, ano na to eh, bawas kahit, lang to sa mga pakpak na eh. Kahit wala namang miso soup. Kahit wala namang miso soup, hindi naman lahat ng tao fan ng miso soup. Ako, tikim lang ako ng miso soup, pero I'm not a fan of miso soup. Si Jowa talaga, ayan. Addict yan sa miso soup, tsaka sa cabbage salad. Naubos na, oh. Simot ni Jo, actually, meron pa dito isang tasa na malaki. Feeling ko kakainin yung bukas or mamaya. Kainin mo bukas. Hmm. Okay. Okay ka na? Busog ka na? Hmm. Grabe, guys. Sobrang nabusog kami dito sa mukbang na to at talagang napakasarap naman. Mm-hmm. Para kaming nag-dine-in talaga sa Yabo, yun yung experience at yung hindi siya ganun katulad ng lasa guys, yung tong mga pork na nasa harapan namin. Pero yung feels talaga niya and yung
yung kung ano yung experience namin sa Yabo, para namin siya na-experience dito. Kasi kompleto kami, meron kami cabbage salad, yung mga sauce, yung layo sauce na. Yung layo sauce talaga. May cabbage. Yung pork, medyo, syempre, iba pa rin dun sa premium. Tsaka, iba talaga yung, ano talaga, ikaw mismo yung nag-cut, gumawa ng cuts. Ito kasi ready-made na to. So, manipis, expect natin manipis talaga yung pinaka-pork niya sa loob, diba? Hindi ka tulad din na ang kapal ng pork. Tsaka, sobrang lasang-lasa yung pork. Pero, guys, overall, almost ganun na talaga yung, lasa yung and experience. So, sobrang nag-enjoy ako, guys. Nag-enjoy ka ba, Jowa? Ayan, may pa-date na ako sa'yo. Oo. Ang tagal namin hindi nakaka-ano ngayon, bawal kasi is lockdown. Pero the best. Yes, the best. Worth to try to. Oo, worth talaga. And parang feeling ko mauulit to namin ni Jowa na hindi na namin i-film. Yung kaming dalawa lang kasi masarap talaga. So, ayan guys, sana nag-enjoy kayo sa aming dine-in dito sa bahay. Kung nag-enjoy man kayo, please give this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe. Bye! Maraming salamat!